Pagpahinga. Kasi may certain point at pagpapahinga ng isang artista. Hanggat kaya ko and hanggat may project na binibigay sa akin ng GMA, laban lang. Kasi hindi naman lahat binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng project at saka magkaroon ng work. So we are so blessed na lahat kami ay may work at until kahit alam nila na sa Amerika ako nakatira, binibigyan pa rin nila ako ng show. That's why I really love GMA. Kapuso. Wow. Oh, nandito yung mga boss. Nagpaparinig ako talaga. Ito naman, Miss Ai, ano ba yung meron sa The Clash na super love mo? Kasi kanina nga pinag-usapan namin, kasi parang baby talaga namin to eh. Kumbaga, unang-una, original to. Original na GMA show na hindi, ano ba tawag sa ganun? Hindi franchise. Original siya. And then, yung maraming twist, nakakaiba siya. Kumbaga, Filipino-made, kaya mahal na mahal namin itong The Clash. At ito na lang po, since pang-anim na season na ito ng The Clash, ano ang hindi mo pinaka-malilimutang experience as The Clash judge? Or The Clash panel? Nung season naman, may hinimatay. May hinimatay na ano, na hindi niya masyadong matanggap na natalo siya, nahimatay siya. Tapos may nanay din na nahimatay. Oo, magkaiba yun ah. Iba yung contestant, iba yung nanay ng contestant. So yun yung hindi ko makakalimutan. Thank you po and congratulations for The Clash. Thank you so much, Sir Richard. Thank you so much, Ms. Ayay. Susunod naman po, let's invite Sir Albert Abelido of Chicanes. Sir Albert. Where are you? Okay, there he is. Hey, Mabuhay! Congratulations, everyone. So, my questions for you, Ms. Lan. Ayan. So, yung first question ko is, how do you parang may exact formula ba in terms of judging contestants in a singing contest setup? And as someone who has a very good vocal range, advantage ba sa iyo kung mataas yung boses niya? So yung question mo kung meron bang isang formula sa pag-judge. So, syempre, sa mga ganitong mga singing contest o isang talent show, no, meron siya talagang isang susundan ka na formula. Especially sa mga singing contest na ganito na syempre, i-consider mo maraming mga factors. Number one, syempre, dapat talagang magaling kang kumanta. Kaya ka nga nakasali dito kasi meron ka ng boses at marunong kang kumanta. Number two, nandun yung quality ng boses mo. Number three, maganda ka magbigay ng emosyon sa kanta. Number four ba? Naglagpas ako. Number four, dapat meron kang versatility. Dapat versatile ka sa pagpili ng mga kanta mo. Versatile ka sa pag-iba-iba ng boses mo. So, meron talagang kaming guidelines, kumbaga, na sinusunod para makapag-judge kami ng isang singer. Tapos, yung sa pangalawa mo na question na, ano nga yung kung advantage ba? May advantage. Definitely may advantage kapag ikaw ay malaki ang range mo or nahihit mo yung matataas na mga notes. Yun yung kategory na sinusunod namin na dapat malaki ang range mo. Pwede kang gumawa ng low notes hanggang sa pinakamataas na kakayanin mo na mga notes. So, yun yung isa sa mga gusto rin namin, syempre. Syempre, malaking advantage ang isang singer kapag nakakahit ka ng mga high notes. Yun. And follow through on that. Kasi syempre, yun na nga, advantage talaga yung nakaka-hit ng notes. Pero, in an effort to hit those high notes, mas doon nagkakamali tuloy yung mga contestants. Like some parang contestants in The Clash, yung mga viral na nagkakamali sila.
ano yung parang magiging ano yung parang magandang advice to ensure na if you wanted to attempt it, hit it. Kasi meron din talaga ng mga singers na natural na sa kanila talaga mataas ang boses nila. Kasi meron talaga mga soprano na yun ang matataas ang boses. Meron mga alto lang na medium lang yung naaabot nila mga notes. Ano. Kung meron mga singers na talagang gusto nilang lumaki yung range ng boses nila from low to high, meron din namang mga practices o mga exercises na po pwede nilang gawin kung gusto talaga nilang maka-hit ng mga high notes na yan. Although, kapag talagang inward ka talaga na bass lang ang boses mo sa lalaki, mga bass lang, or sa babae, mga alto o mezzo soprano, yun lang talaga ang range nila. Pero kung talagang gusto nilang makapag-hit ng mga high notes, I guess, kung pwede naman, kung talagang may proper exercises na gagawin. At saka sana talagang practicing nila na practicing para nga hindi sila magkapali or pumalpak whenever na mag-hit sila ng mga high notes na yun. And last question for me. As someone who has graced the international stage, what keeps you coming back and staying in in the Clash as a judge? Unang-una nga, kanina pinag-uusapan namin, pinumpisahan namin, nang nag-umpisa ang The Clash, the very first season na nag-open ito, kami na yung nag-umpisa. And sa totoo lang, kami ay talagang natutuwa at grateful kami na umabot kami sa pang-anim na season. Whenever na i-announce na there's going to be a next season, we are just so excited na merong kasunod. So, pag sinabi sa amin na merong panibagong season, I make it a point na uuwi ako at gagawin ko ito. Sorry po mga inside jokes po, kami talagang mahirap po pag magkakatabi kami, talagang marami po kami mga jokes na ginagawa. Anyway, yun talagang natutuwa kami na meron na sumusunod na mga season. And ako talaga gagawin at gagawin ko ito hanggang mayroon. Thank you. Congratulations everyone. Thank you so much, Sir Albert and Ms. Nani. Okay. I just received clarification. Yung mga nangyayari po ngayon dito sa Q&A natin, we can post it now. We can post it online. Huwag lang po yung entrance natin kanina at saka yung mga specific parts ng set dito sa The Clash. But everything that's happening around right now here in the MediaCon, pwede po natin i-post, including the answers and the photos. Yeah. Uy, Facebook Live. No. No daw, no. Okay. Nanggaling na sa ating corp. No doubt. Sige. We'll clarify pa later kung ano pa yung magiging instructions. But right